halos 10,000 mga Pilipino dito na piling namuhay at makipagsapalaran sa Switzerland. Tinatayang 8,000 sa kanila nandito sa Geneva. Geneva, ang peace capital ng Switzerland at kahit pa ng buong mundo. Narito ang dalawang organisasyon na tumutulong para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng mundo. Ang United Nations Organization at ang ICRC o ang International Committee of the Red Cross. World Peace! Sino ba naman ang may ayaw niyan? Lalo't napakagulo ng ating mundo. Tama-tama po, dahil dito sa Geneva, may Christmas party ang ating mga kababayang narito. Milya-milya man ang layo nila sa Pilipinas tuwing Disyembre para kahit papaano mapawi ang kanilang kalungkutan, ang ilan sa kanila nagsasama-sama para sa Paskong Pinoy. Isang tabi muna ang trabaho, ang lungkot at mag-celebrate po ngayon Pasko. Hello po! Kamusta po kayo? Hello! Hello po! Hello, hello! Ang daming Pinoy food! Para fiesta! Oh, hello! May parol pa sila! Hello! Ay, meron pa silang pailaw na welcome! Eh, kaya ang joyous na yan! Sa kumpol ng mga Pinoy OFW, may namataan akong pamilyar na mukha. Okay, boys, take it away. Ang komedyante sa Pilipinas na si Evelyn Vargas. Nagkita kami sa LA nung binigyan ako ng award sa TOPA. Nagkita na naman tayo rito. Bonjour! Nakatadhana. Bonjour. Kamusta buhay dito? Ah, masagana. Paano ang karir sa Pilipinas, showbiz? Ay, nami-miss ko, of course. Pero kung sino yung gustong kumuha sa akin. Available. Ang event na ito, inorganisa ng Ugnayang Bayan, ang Pederasyon ng mga Pinoy dito sa Geneva. Pinamumunuan ito ng kanilang presidente na si Jerry na magdadalawang dekada nang narito sa Switzerland. Kwento mo naman paano ka nakarating ng Switzerland. Dumating po ako dito sa 1993. Pagka-graduate ko lang po ng Marine Engineering. Tourist po ako nang dumating dito. Nag-TMT po ako for 3 years. Bakit ka nangahas na maging TNT? Siguro yun ang talagang binigay sa akin ng Diyos na mapunta dito. Tapos yung opportunity. Sa mga unang taon daw rito ni Jerry, namasukan siyang kasambahay. Napakahirap, hindi po ako lumalabas. Trabaho, bahay, church lang. Kalaunan, nakilala niya ang kanyang misis na si Beth na isa ring kasambahay. Taong 2000, nakilala niya ang isang diplomat na narito rin sa Geneva na taga Mozambique sa Africa. Namasukan si Jerry bilang driver. Hanggang ngayon po, nandun pa ako sa kanila. Nang natulungan niya po ako, nagkaroon po ako ng permit. Malaki raw ang sweldo rito. Ang average na kita, nasa 1,250 pesos per hour o 10,000 pesos kada araw. Yun nga lang, napakataas din ang cost of living. Mahal ang mga bilihin. Sulit naman po yung tax. Kasi nakikita mo kung saan kinukuha. Kung saan po napupunta yung tax. Marami pong tulong ang gobyerno. Kagaya namin, pag nawalan kami ng trabaho, 18 months po, may sweldo kami. Galing, no? Sana all, yeah, Jerry. Sana all. Napakaganda raw ng benepisyo para sa mga residente ng Switzerland. Libre ang edukasyon at health insurance. Yun nga lang, hindi madali ritong maging legal o magkapapel. Maraming requirements. Maswerte nga lang daw si Jerry na makalipas ang 10 taon, saka pa lang siya naging ganap na Swiss resident. Anong advantage ba pag naging citizen ka rito? Table ka na po, wala ka na pong inis. Alam ko nga ang Switzerland, napakagandang bansa para sa mga mamamayan niya. Yeah. Kasi parang wala pa akong nakikita na may reklamo. Bukod sa maraming oportunidad, wala rin daw ditong diskriminasyon. Katunayan, ang anak ni Jerry na si Daniel na merong Down syndrome nakakapagtrabaho bilang staff sa isang supermarket. 18 years old na and nag-school din po siya dito. So he's working like, pero hindi raw madaling mahanap ang swerte rito. Katulad ng tubong Quezon Province na si Ronnie na kaya lang nakapunta rito taong 2000 dahil nakakuha ng tourist visa. Nag-dream din po ako ng Swiss dream. More than 100 application po. It's all rejected. Hindi ako nabigyan ng extension ng visa. So you have to exit Switzerland para hindi ka maging persona non grata rito. Hanggang sa nagka-plot twist.
Uwi ako ng bahay. Bigla po nag-ring yung telepon. Somebody is calling you from UNHCR yata. Eh sabi niya, oh, pwede ka pang ma-interview for next week? Sabi ko, kahit ngayon na ho. Fast forward to 2023. Si Ronnie, 23 years nang nagseserbisyo sa UNHCR o ang United Nations Commission on Humanitarian Refugees. Kayo tumutulong dun sa mga biktima ng gera, yung mga nadi-displaced. It's a fulfilling job po kasi paglabas ko po ng trabaho rin, may kakaharapin ka na naman na matutulungan ng tao. Nagiging kapakipakinabang po ang iyong buhay. Hindi ka lang tumatanggap ng, oh, ang sarap ng buhay sa Switzerland. You're receiving thousands and thousands of Swiss francs. Pero hindi po yun ang purpose, ang value ng buhay eh. It's what you give. Yun po ang mahalaga. Yun nga lang, hindi lahat ng sumusugal nananalo. Ang ilan, nabibiktima ng human and sex trafficking. Dating dancer sa Pilipinas si Ate Au, 18 anyos lang daw siya nung aluking magtrabaho bilang entertainer sa Netherlands. Gusto kong kumita para lang masuportahan ko pag-aari ng mga kapatid ko at nanay ko. Akala ko sayaw lang. Ano mo palang pinagawa? Alak, ah, pinapainom kayo. Hostess! Ah, ginawa kayo hostess? Oo! Isasabak ka sa table ng mga lalaki, hipo-hipoin ka. Paano niyo kinaya kayo? Lumaban ako. Hanggang may nakilala siyang German national na tumulong daw sa kanya, nakalaunan, naging mister niya. Siya ko nagligtas sa'yo. Siya nagligtas sa akin. Ngayon yung mama, na-inlove sa akin. Sabi sa akin, oh, I love your show. Sabi niya, you need help? Oh, of course, sabi ko. 1,100% sabi ko ganun, I need help. Nagsama sila't ikinasal, pero kalaunan, naghiwalay din. Hanggang napadpad si Ate Au sa Geneva para sa anyay tila mission na niya sa buhay. Muna nag-stable na ako ng Geneva since 1980. Naging rescuer po ako ng mga artistang katulad na pinagdanasan namin. Ilan na ho sa tansya niyo na rescue niyo? Mga 200 siguro. 200? Oh, wow! Andito pa naman yung iba. Isa ho kayong bayani. Oo. Pero salamat po sa ginawa niyo. Minsan kasi po, pag tumulong ako ng ganyan sa kawawa, napakadaming blessing mo marites po sa akin. Sa Geneva, naipagpatuloy din dito ni Ate Au ang kanyang hilig. Folk dancing, lalo na ang tinikling. Teka, mukhang mapapasubo tayo rito. Si Ate Au, hinamon akong magtinikling. Patay! Medyo challenge ako dyan sa tinikling na yan eh. Kasi lagi ako naiipit. Kayanin nyo kaya nga. Subukan. Mabagal lang ah. Eto na. Para kina Jerry, Ronnie at Ate Au, meron kaming sorpresa. Yay! Pero bakit sila naluha ang mga tagpong kukurot sa ating mga puso? Susunod na! Sa gitna ng dance presentation sa Christmas party ng mga Pinoy sa Geneva, Switzerland, pinila ako ni Ate Au para sabayan daw sila sa tinikling. Medyo challenge ako dyan sa tinikling na yan eh. Kasi lagi ako naiipit. Kayanin nyo kaya nga. Subukan. Nako, eto na. Mabagal lang ah. No. Ay, hindi pa. Walang pose po ah. Ayan na. Nyo ko iipitin. One, two, more. One. And one. Quicker. Hindi ako makapagsalita. Nakakapagod. Thank you. Thank you. Ang hindi alam ni na Ate Au, Jerry at Ronnie, sa kanila, meron kaming sorpresa. Yay! Christmas message mula sa Pilipinas. Ako'y nagpapasalamat dahil sa mga tulong na binibigay sa akin ng aking anak na ito. Bagaman kami ay malayo, ay alam ko ang lahat ng gusto niya sa akin. Kami po, mga kapatid, magpapasalamat sa kanya mga tulong na dati siya ang aming breadwinner at nakatulong sa amin lahat kung ano may tulong may binibigay niya sa amin. Totoy, Ronnie, I miss you. Maraming salamat sa mga pagpapala ninyo sa aming mga buhay. Let's all be positive forces para sa ating community, lalo't napakahirap po ng buhay at magulo ang mundo natin ngayon. Kasamang ating mga
Switzerland shows the way sa mundo how things should be done. Everything works. In fact, yun yata yung slogan nila. Switzerland, it works. Kasi ang ganda ng sistema nila sa lahat ng bagay. Transportation, education, at halos zero crime rate sila. So pag dadalaw ka rito sa Switzerland, panatag din ang iyong loob. Ang downside lang sa Switzerland, masyadong mahal. Overall, it's still good to travel para lumawak ang ating isip at pananaw sa buhay. Marami kaming nakilala rito mula sa iba't ibang mga bansa na ngayon ko lang nakilala pero nakahandang tumulong sa mga kapwa ko travelers. Special shout out sa kanila, lalo na sa mga kababayan natin na narito sa iba't ibang bahagi ng Switzerland. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa pagsama sa ating pamamasyal dito sa Switzerland. Ako po si Jessica Soho. Hanggang sa susunod nating paglipad! Thank you so much, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.